Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Do you want to know? Well, I've been thinking about it. Thank you very much po sa lahat ng viewers, nagko-comments, nagla-like, at sa mga lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Ako nga po pala si Marie Chris G, ang tinderang Bicolana. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paano palalago ang ating sari-sari store. Pag naisip mo na ang salitang lalago, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Narinig mo yung salitang lalago, pumapasok sa isip natin yung kapirahan o yung income o yung kita. Paano nga ba lalago ang ating sari-sari store? Una daw po, ang sari-sari store natin ay umiikot siya sa pera. Doon po, yun yung pinakang pundasyon ng ating sari-sari store. Pagdating sa pera, yun yung mga binta o kita o tubo, profit ng ating sari-sari store. Bago tayo makakakuha ng tubo, syempre dapat malakas buminta yung sari-sari store natin. Paano pa natin mapapalakas yung binta ng ating sari-sari store? Pumapasok na din po doon yung lahat ng hinihiling ng ating customer ay dapat na ibibigay natin. Ibig sabihin, bumili siya ng maramihan o bumili siya ng retail, nabibigay natin. O wala tayong hinihindiin sa lahat ng hinihiling ng ating customer. Kumbaga naka-ready yung ating store para i-serve sa kanila. Kung bumili man sila ng maramihan o bumili man sila ng retail. Huwag po nating hahayaan na yung iba nating suki na may hinahanap sila ay magnono tayo o mawawala sa atin kasi kung wala tayo sa mga hinahanap nila, kailangan talaga pong meron tayo at na ipoprovide natin yung kailangan nila para lumaki yung ating kita sa araw-araw o yung binta natin. At pag malaki po yung ating binta, ibig sabihin malaki din yung ating profit o yung tubo natin. Ayan. Pagdating sa pera, makikita mo ba na pag maraming paninda ay malago na? Dalawa po yan. Pag maraming paninda, it's either na malago na talaga siya, pero pwede rin na masabi na marami siyang paninda, pero may utang na nakaakibat doon sa dami ng paninda niya. Dahil hindi po natin masasabi na porket ang daming paninda ng isang tindahan ay walang utang. Kasi ang iba po, may mga utang yan. Sabi nga po, walang taong hindi nabubuhay na walang utang. Kahit negosyante ka, may utang ka. Yun yung sinasabi nila. Kung ang sari-sari store natin, nakikita natin na malago, di rin natin masabi na yun po ay talagang malago as in malaki na kumita. Meron din pong malaki kumita talaga, malago, pero meron din pong kakibat na utang yung mga ganong sari-sari store. Pangalawa, kung paano natin mapapalago ang ating sari-sari store. Kung tayo po ay may utang, kailangan po natin na kapag umaangat na o lumalaki na ang sales natin at nakaipon na tayo, kailangan nating unahin bayaran yung mga kautangan na nasushoulder ng ating sari-sari store. At kung hanggat maaari ay maiwasan na nating magkautang uli. Sa pagkakaroon ng utang, hindi naman po masamang umutang kung ang pera na ginagamit natin ay pandagdag ng mga items o doon din napupunta. At the same time, binabayaran din ng sari-sari store yung mga utang na yun. Pero kung kumikita na po ang ating sari-sari store, mag-ipon po tayo para yun ay ma-recover natin at mabayaran natin yung ating mga kautangan.
Kung lumalaki yung sari-sari store natin, lumalaki na rin yung kita o binta, kailangan din po nating iwasan para hindi tayo magkautang ng magkautang yung ating mga gastusin. Kung tayo ay kumikita, kailangan po na ang ating expenses ay hindi lalagpas sa, halimbawa, ang aking kita is 3,000 a day, ang binta. Ibig sabihin, kung ako man ang ikagastos sa isang araw na yon sa 3,000, hindi lalagpas ng 300 ang gastos ko para hindi ko makukuha yung kapital na nang sari-sari store ko. Pwede kong makuha yung sa tubo kasi kung may mga binabayad-bayaran ako daily o sa araw-araw, pero dapat hindi lalagpas doon sa kita ko sa isang araw yung gastos ko. Yung paglilimit ng gastusin or pagbabudget ng ating kapirahan sa ating sari-sari store, na iwasan natin na madadala natin yung kapital, dahil pag mas malaki yung gastos natin kaysa dun sa pumapasok ng pera, yun yung may tendency na bumagsak ang ating sari-sari store. At kung tayo man ay mas malaki yung ating mga bayarin at mas malaki yung sinushoulder natin ng mga expenses, kailangan po natin na mas dagdagan yung ating hard work o pagpuporsige na mas kumita yung ating sari-sari store. Maghanap tayo ng ibang sidelines or mag-loading tayo, mag-smart padala tayo, lumaki pa yung ating kita ng ating sari-sari store. Sa pagpapalago daw ay kapag ang ating negosyo ay naumpisahan natin, dahil alam natin na hindi madali ang pag-umpisa ng isang negosyo dahil may mga pagkakataon na ang iba talaga hindi sila nagtatagumpay sa pagninegosyo. As in, nasubukan na nila na pagpasok pa lang ng 2 buwan yung kanilang sari-sari store ay parang nawawas out na o nawawala na ng laman. Yun po yung kapag ang mas malaki yung ating gastos sa pumapasok na pera. Kumbaga, mas malaki yung mga bayarin. Doon sa laki ng bayarin, yung hindi kayang i-sustain ng ating sari-sari store yung mga finances natin. Kaya paano ba natin to magagawa ng paraan para hindi maapektuhan yung sari-sari store natin kung sakaling marami tayong binabayaran o sinushoulder na mga bayarin? Kailangan po nating maghanap talaga ng mapagkakakitaan. Magkaroon pa tayo ng mga sideline, ibang racket para kumita. Yun, para yung pera ng sari-sari store ay hindi natin napakikialaman o hindi natin nagagamit sa mga needs natin. At kasama din po doon sa malaking expenses natin o mga binabayaran, yung pag-control o pag-sinop natin sa pera, pagbawas ng mga, kung hindi naman mga importanteng bagay, kung ito ay pumapasok lang sa needs ba o wants, wants lang naman, wag na nating isakripisyo yung ating sari-sari store. Kasi pwede naman natin na unahin muna yung pangangailangan natin, lalo na sa panahon ngayon na may pandemic, kailangan natin yung talagang mga pangangailangan natin na importante lang sa panahon na to. Huwag na muna natin isipin yung mga wants natin, yung mga pag-happy-happy natin, kasi nasa panahon po tayo ng crisis. Manage our finances para naman po hindi tayo mahirapan sa mga bayarin natin.
At syempre, kung dati tayo ay hindi naman sinasabing tinipid mo na yung sarili mo, basta nasa tama pa rin yung pamumuhay mo, pa rin naman yung pamamalakan ng ating pamumuhay, yung mga bagay na hindi naman po mahalaga ang iwasan muna natin para makasurvive tayo, lalo na sa panahong ito. Ang kapirahan daw po o ang pera na pong mapasok sa ating sari-sari store, kung ito ang ating iniingatan, ay dapat nating mahalin ang ating sari-sari store. Sa pagmamahal natin sa ating negosyo, doon natin makikita yung pagmamalasakit natin na imbis na mapunta doon sa mga walang, hindi naman mga importanteng bagay, ay i-invest pa lalo natin sa mga paninda natin pa at para lalong lumaki yung ating kita. Dito sa aking store, guys, meron akong isishare sa inyo na hindi ko nabibilang na kita na pumasok sa aking store. Ito ay naiipon ko lang dito. Hindi ko siya pa binibilang, pero bibilangin ko din to. One of these days siguro, bibilangin ko rin to. Ito yung dating na-vlog ko na nung nagpakita ako kung magkano ang kita ko sa isang araw. Nang ginagawa ko nga, kapag nabilang ko na yung binta ko sa gabi bago ako magsarat, nakapagbilang na ako ng binta. Yung mga barya na natitira sa binta ko, hindi ko na siya binibilang. Nilalagay ko na lang siya sa isang lagayan at iniipon ko lang siya doon. Parang binubuhos ko na lang doon. Tapos, sa kinabukasan, yung naglalagay lang din ako ng barya na tama lang para panukli. Tapos yun naman yung madadagdagan naman uli para yung mga bumibili na ano, naiipon na naman uli. At pagkatapos na naman, at the end of the day na naman na magbilang ako ng binta, mayroon naman akong mga barya, ilalagay ko na naman. Ito yun, guys, mapakita ko sa inyo. Sandali. Ito yun, guys, yung mga barya. Dito ko nga lang, hindi ko na siya mailagay sa, kasi mabigat eh, oh. Parang hindi ko maano. Ewan ko kung magkano ang halaga nito. Ito yung mga binibili sa akin na minsan, naka-plastic na, halagang 100. Hindi ko na siya tinatanggal sa plastic. Nilalagay ko na lang dito. Tapos kapag ka, tapos na ng ano, nakasara na ako sa gabi, tapos may mga barya pang natitira doon sa binta ko, linalagay ko na, binubuhos ko na dito para sa kinabukasan na naman, bago na naman yung mga barya. Tapos, naglalagay lang din ako doon ng mga panukli sa mga bibili sa umaga. Yun, naiipon na naman. At ilalagay ko naman dito at the end of the day. Hindi ko alam kung ilang kilo yun. Ayun, guys. Hindi man tayo nakakapag-save. Sa pamamagitan lang ng barya ay nakakaipon tayo. Siyempre, yun yung mga binta na sabi na hindi natin nabibilang. Di katulad ng mga perang papel na madali nating mabilang at alam kagad natin kung ilan yung kinita at naging binta natin sa isang araw. Kasi nabilang agad natin. Yung mga barya na yun, yun yung binta natin o tubo na natin na hindi natin nabibilang. Kaya po, isa rin sa pamamaraan para lumago ang ating sari-sari store yung kahit maliit na halaga ay makapag-ipon tayo. Pag may mga naiipon tayo na hindi natin namamalayan, lumalaki pala, ay isa pa yun sa dagdag na income ng ating sari-sari store na pwede natin ipamili uli para lalo pang madagdagan yung ating mga paninda or items ng sari-sari store. At sana po ay
Sana po ay may natutunan kayo kahit konting tips sa mga nasabi ko sa aking video na to. At sana po ay pinanood nyo ng kompleto. At sa mga lahat pong nanonood sa aking videos, nagko-comment, maraming salamat po. At sa mga nagla-like, maraming salamat din po. At lalong higit sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. At sana po yung mga hindi pa nakakapag-subscribe. At bago ko po pala mag-close ay i-shoutout ko muna yung mga nanonood at mga viewers ko at lahat ng mga bagong kaibigan ko dito sa YT. Shoutout sa inyo sis! Hindi ko na isa-isahin. Thank you sa laging pag-support at panonood sa aking mga video. Sa mga Team Kasari. Ayan. Alam na yun ninyo kung sino kayo kasi lagi ko rin dinadalaw yung mga videos niyo. Thank you sa laging pagsuporta at manonood at pagko-comment. At lagi po nating tatandaan, maging positibo po tayo sa araw-araw at lagi lang po tayong umiti. And take care always. Bye-bye po. Mahirap yung panahon ngayon, kaya lagi po tayong mag-iingat.